Hey guys, I'm Colleen Nicole Sisquindo from Grade 12 St. John of Chrysostom. For today's video, we're going to talk about cultural and social changes because of the COVID-19. So let's get started. With the cultural changes, number one is religious gatherings. Too many people used to attend religious gatherings before the pandemic, but when the pandemic was there, the churches were closed. Pero nung June 1, religious gatherings in areas modified general community quarantine will be allowed as long as they occupy only the half of the church. At nung September 1 naman, they also announced that religious gatherings in general community quarantine areas can resume na. So, kahit na ganon, limitado pa rin po yung mga pwede mag-attend ng simba. And we also have to follow the rules like wearing a mask, social distancing, hand sanitizer, and no physical contact. So, ayun po yung mga kailangan natin gawin kapag a-attend tayo ng mga religious gathering. So, ayun guys, mag-flash ako ng dalawang videos for you guys para you can see the difference between the religious gatherings before and now during the pandemic. So, panoodin niyo to. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya. 50% lang ng capacity ng simbahan o venue ang maaaring dumalo sa religious gathering. Magpapatupad din ang social distancing sa loob ng venue at dapat may mga face mask at hand sanitizer. Bawal din muna ang physical contact sa loob ng venue. Next is festival, fiesta, or parade of saints. Fiesta and festivals are really part of our culture and it is important to us because it is a time to rejoice in friendship, spend all you have, forget the expense, just be happy, you can afford to entertain and feed others if you can. And to be honest, we really really enjoy that kind of thing na mga pamiesta, lumibot, kung saan saan, makikain kasama yung mga friends mo, yung mga talagang ka-close mo talaga, and sobrang sayang maranasan talaga yung natin, lalo na tayong mga kabataan. But in effort to prevent spreading the virus, many concerts and festivals and important events have been canceled or rescheduled or modified. And because of this pandemic, we do not experience that kind of thing today, but it also for our safety. And kahit na lagi tayo nakakulong, it's okay because the important thing is that safe tayo at walang nangyayaring masama sa atin at hindi tayo nagkakasakit. So, ayun. Next is social changes. Before the pandemic, when we talk to our friends, we always hug them, kiss them, and handshake. But now during pandemic, it's forbidden to do that. Never do that again during this pandemic. But we can interact them by using alternative greetings to replace the handshake form. To Injan Namaste, Japanese bow, or placing your right hand over your heart when making eye contact to other person. Gaya nung ipapanood ko sa inyo, so ayan. So next is
face-to-face class discussion to online classes. Before the pandemic, we used to have fun when we went to school, talk to our classmates and the jokes during discussion, but now we just feel tired, stressed because of the online class and because of the new setup, and it is very difficult for us students, to be honest. It's really, really difficult because wala na yung mga classmate mo na mga baliw na para malibang ka kahit sobrang dami mong ginagawa. On this new setup, lagi mo na lang iniisip yung mga transfer tasks, activities, yung mga deadlines, and sobrang nakaka-stress talaga. So, ayun, may papakita akong video sa inyo yung differences ng online class and face-to-face class discussion. Last is jeepney or our transportation. It can be cultural and social change because too many people lost their jobs, and we all know that jeepney is a part of our culture, and it is even called the cultural symbol of the Philippines or national symbol of the Philippines. Before the pandemic, there were many jeepneys on the road and they had a source of money to live on every day. But now, there are not too many jeepneys on the road, and jeepney drivers suffered too much when the pandemic started. And they even got to the point where they begging on the road just to buy food. Kahit na pinapayagan na yung ibang bumiyahe, hindi pa rin sapat sa kanila yung nakukuha nilang pera sa pagpapasada. So I will show you a video para makita nyo yung changes na kung paano mamuhay yung dati yung mga jeepney drivers at paano ba yung transportation at kung ano ba yung sitwasyon nila ngayon, kung paano sila naghihirap sa pandemic na ito. So, ayun. Wala na kang mapunta, wala na matakbuhan. Nakakaya naman sa mga kamag-anak namin eh. Kasi naman mangingi kami, araw-araw, nakakaya naman. Kaya ginawa namin, nilax loob namin lahat mga kapag-driver namin na alam, mangingi tayo sa mga tao na gusto tumulong sa atin para meron tayong pagkain araw-araw. May nagbibigay dito kahit magkano, tatanggapin naman po namin, malaking pasalamat po namin doon kahit pa paano makakain na maayos, pero kadalasan lang po talaga yung
kakain kami ng isang beses sa isang araw. Yun po ang naranasan namin dito. Kapag minsan nga po eh, kung walang magbibigay, minsan wala talagang kahin. Ang gagawin, uutang. Ngayon, punong-puno na po kami ng utang. So guys, that's all for today. I hope you learned something and you like this video. Keep safe everyone. God bless. And lagi kayong magpe-pray para mawala na tong COVID na to. Thank you for watching. Bye! My darling, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you.